guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Kilala ang mga Hapon na malakas pagdating sa combat sport lalo na sa larangan ng boxing. Si Naoya Inoue ay patunay sa pagiging malakas ng lahing Hapon pagdating sa palakasan ng kamao. Ngunit maliban sa mga Hapon na kilala sa pagiging malakas pagdating sa boxing, hindi rito papatalo ang mga lahing Pinoy, na kilala rin bilang isa sa pinakamalakas pagdating sa larangan ng boxing, si Manny Pacman Pacquiao, Nonito Donaire, John Riel Casimero at iba pang mga Pinoy fighter ay patunay sa pagiging malakas ng lahing Pinoy pagdating sa palakasan ng kamao. Sa videong ito ay makikilala ninyo ang limang mandirigma ng Pilipinas na magpapatumba sa mga lahing Hapon. I think hirap to. Nagsukatan natin yung doctors and si Kristen the Bomb ay nagpakita ng isang magandang estilo at laban para talunin ang Thai na si Jacrol at Mae Jinggoon sa ikasyam na rounds ng main event ng Battle of Mactan. Si Kristen the Bomb ay suportado ng malalaking boxing legend tulad ni The Filipino Flash, Nonito Donaire, Milan Melindo, at John Riel Casimero. Si Christian Araneta, 28 taong gulang, ay naging maliksi at matuli sa ibabaw ng boxing ring, hindi nagpantinag sa kalaban at nakipagsabayan ito ng lakas. Nagpaulan ng suntok ang boksingerong si Mae Jinggoon sa ikasyam na rounds pero hindi alam ni Mae Jinggoon na mas maliksi at matala sa kanya si Christian Araneta at tinamaan nga rito ni Christian Araneta ng mga sunod-sunod na solid na suntok dahilan para bumagsak si Mae Jinggoon. Ayon nga rito kay Christian Araneta sa interview niya pagkatapos ng laban. "I didn't expect to knock him out. He's a veteran with a very good record. He just laughed at me every time I landed my punches. In round 4, I felt that my hand started to hurt. I just maintained my jabs at ang mga counter punches ko tapos nataman ko siya." Si Christian Araneta ay ika-apat na ngayon sa International Boxing Federation o IBF. Ikasyam sa World Boxing Organization o WBO. Ikalabing isa ng World Boxing Association o WBA, at ikalabing pito ng World Boxing Council o WBC. Headshot, another headshot. Pakicheck kung ano yung lumabas sa, ano, sa bunga, o anong kinain. Boom, headshot. I think the, hirap to, nagsukatan na natin yung doctors and health team. Ang boksingero na si Michael Rome Arate ay naging usap-usapan sa online boxing world dahil kilala si Michael Rome Arate bilang alaga ni Manny Pacquiao at isa itong anak-anaka ng nanay ng ating pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao, walang iba at nag-iisang mami di na kilala sa tawag bilang Mami Jonesha. Si Michael Rome Arate ay sinanay ng gusto para maging isang malakas na mandirigma. Kilala rin si Michael Rome Arate bilang sunod na angas ng Pinas, The Filipino Flash at pambansang kamao, dahil sa taglay niyang galing at kanyang galawan maalin tulad kay John Riel Casimero, Nonito Donaire at Manny Pacquiao. Ang estilo ni Manny Pacquiao, John Riel Casimero, at Nonito Donaire ay kuhang-kuha niya. Ang knockout range ni Michael Rome Arate ay katulad din ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, angas ng Pinas Cuadro alas John Riel Casimero at ang ating The Filipino Flash Nonito Donaire. A little better than I thought. Dahil dito ay medyo or maaring nakakagulat dahil pareho lang naman sila ng lupang sinilangan ng ating pambansang kamao, angas ng Pinas Cuadro alas at ang ating The Filipino Flash. Makikita sa galawan ni Michael Rome Arate na isa itong bihasa sa boxing at isang malakas. Kitang-kita din dito ang taglay niyang bilis na maihalin tulad sa ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao. Makikita rin sa suntok ni Michael Rome Arate na isa itong solidong suntok at isang napakalakas na kapag tinamaan ka ay sigurado ito ay iinday ng katawan, maihalin tulad ito sa lakas ng ating The Filipino Flash Nonito Donaire. At may taglay din itong angas na maihalin tulad sa ating angas ng Pinas Cuadro alas na si John Riel Casimero. The better, the better. That was a shootout.
I am actually enjoying the competitiveness of the fight. Oh, that right hook from Darwin, if you can. Because he doesn't leave the pocket and he doesn't hold. That's the shot. That's the shot that really done the damage. Yeah. But I think he would have got up on it for that. Yeah. Again, good. Oh, there's the shuffle I wanted. There, oh, they're both playing now. Darwin does the better. Darwin's a shutout. Being compared to the little man in Pacquiao, he can shoot a shot. Ang pinakahindi makakalimutang laban ni Casimero ay dumating na. Naging usap-usapan sa lahat ng social media platform, laman ng mga balita, kahit maging sa mga Filipino boxing fans at sa buong mundo ng boxing, ang laban ni John Rian Casimero Cuadro Alas kontra Luis Lasarte na ginanap mismo sa baluarte ni Lasarte sa Argentina. Ito ang pinakamaduming boxing fight na encounter ni John Rian Casimero. Maging mga boxing fans sa buong mundo ay nakakita sa maduming laban na ito. Makikita sa laban na napaka-agresibo ni Lasarte, nagpakawala agad ito ng malalakas na suntok, na tila gustong tapusin agad ang laban pero parang puro iwas lang si Casimero at parang tila hangin lang ang tinatamaan ng kanyang malalakas at solid na suntok sa ating kababayan na si John Rian Casimero, habang iwas ng iwas si Casimero sa mga suntok ni Lasarte, at pasundot-sundot ang suntok niya, na kumukonekta naman sa mukha ni Lasarte, dahilan pagkainis ni Lasarte dito. Sa sunod na round ay tuloy-tuloy lang ang pag-atake ni Lasarte na tila galit na galit siya sa ating kababayan na si John Rian Casimero, na akala mo ay isa siyang layo na gustong papakin ang maliit at makamandag na hayop, habang si Casimero ay tila pinag-aaralan at binabasa muna ang mga galawan ni Lasarte, at sinasabayan lang ni John Rian Casimero ang galawan nito. Sa hindi inaasahan ay dumating sa punto na tila lumabas na ang tunay na teknik ni Lasarte, ito ay ang madumi teknik kung tawagin panay low blows ang ginagawa ni Lasarte sa ating kababayan. Habang inilabas na ni Lasarte ang maduming teknik niya ay winnie welcome ng ating kababayan ng malalakas at solid na suntok ito, dahilan ng pagkagigil niya kay John Rian Casimero. Malalakas at solid na suntok ang sumasabog sa katawan at mukha ni Lasarte. Sa mga sumunod na round ay nadulas at natambanga di umano dito ang ating kababayan na si John Rian Casimero, pero binilangan pa rin siya ng referee, kahit kitang-kita naman na nadulas lang siya at walang tumama sa kanya na suntok, dito pa lang ay makikita muna na pati ang referee ay kampi kay Lasarte dahil gumawa siya ng bilang na wala namang knockout na nangyayari, bagkus ay nadulas lang ang ating kababayan. Sa mga sunod na panyayari ay lumabas na naman ang maduming laro ni Lasarte, pinupuntarya niya ang batok ng ating kababayan, pagkagat sa balikat na tila gutom at hindi kumain ng dalawang araw bago ito lumaban sa ating kababayan, dahil sa ginawa ni Lasarte dito ay tila galit na si John Rian Casimero. Dito na nag-super saiyan at nagpakawala ng mga solid at napakalakas na suntok ang ating kababayan. Matira na ang matibay dahil makikita na sa laban ang away kalye at mga maduduming estilo sa laban. At nagpakawala ng pinakamalakas na suntok si Casimero dahilan sa pagkatumba ng Lasarte, at hindi na hinayaan pang makaganti ito, gustong gusto nang tapusin ni John Rian Casimero ang laban kaya binayo ng binayo ni John Rian Casimero ng malalakas na suntok si Lasarte. Pero sa hindi inaasahan pangyayari nagwala nga di umano ang mga fans ni Lasarte, dahilan ng isang malaking kaguluhan at rambulan, pinagbabato ang Team Casimero ng mga taga-suporta ni Lasarte, tinuyog ang Team Casimero, pinaulanan sila ng mga upuan, bote ng tubig at iba pa. Dahil sa pangyayari ay gumawa ng hakbang protesta ang Pilipinas sa Argentina government dahil nga sa pangyayaring pananakit ng mga taga-Argentina sa ating mga kababayan. Dahil dito nagpasya ang Argentina government at pinarusahan ng habang buhay na pagkaban sa IBF at hindi na maaring makalaban sa lahat ng IBF bout si Lasarte. Kahit ganun pa man ang pangyayari ay nadala at naiuwi pa rin ng ating kababayan ang IBF entering junior flyweight title. Proud Filipino. At hinirang si John Rian Casimero na bagong IBF entering junior flyweight champion. Tulad din ng ibang mayayabang at mga siga na boksingero, ang Mexican fighter na si Hugo Partida ay minaliit, at mahina daw ang pambato ng Pilipinas na si Prince Albert Pagara, sa larangan ng boxing, talagang siga at walang race pito itong Mexican fighter na si Hugo Partida. Kahit ganun pa man ang makakalaban ni Prince Albert Pagara ay hindi natatakot at hindi magpapabuli ang mandirigma ng bansang Pilipinas. Si Prince Albert Pagara ay handang makipagbasagan ng mukha sa Mexican fighter na ito, sa ibabaw ng boxing ring. Ayun nga dito sa mandirigma ng Pilipinas na si Prince Albert Pagara, ay may kilalagyan at pagbabayaran niya daw di umano ang lahat ng kaiabangan at kabastusan nito, sa kanya at sa bansang sinilangan. Hindi natin maikakaila na si Albert Pagara ay malakas na boksingero kahit bata pa siya sa larangan ng boxing.
Si Prince Albert Pag-ara ay talagang may malakas na suntok, solidong mga suntok at may matatalim na suntok, kaya hindi katakataka na marami siyang na-knockout sa ibabaw ng boxing ring. Kailangan ng atleta. Big right hand! Big right hand! Eh, umabot na si Albert Pag-recover ang tagagano. Oh, big right hand! Big right hand! One is the right with Steve. Kaya nga, devastating yun eh. Ayun! Ito na! Oh, big right hand! Big right hand! Big combination between itong pasabuteka. Hey! And oh boy, he's not gonna get up. Hindi niya, oh. Oh, he's signaling na parang ayaw na, ayaw na. Ito! Parang ang laki ni Prince Albert ngayon. Big right hand! Layo muna siya. Oh. Big knockout punch. Good left hook. Good left hook. Kaliwa. Second knockdown. Sawang Soda. Tinitingnan na mabuti ng referee. Modo will really give it a serious look. I think he's in big trouble. Maybe no sense he's to continue okay this pa, fight. Kaya pa. Kaya pa. Despite the three knockdowns, the referee is giving him the benefit of the doubt. But he's really hurt. Hugo Pertide naman ay hindi rin basta-basta at isa ring undefeated boxer sa kasaysayan, may malakas na suntok, may matatalim na kaliwa at kanan na suntok, at may solidong suntok. Base sa pinagdaan ng laban ni Pertide ay mas may lamang siya sa pambato ng Pilipinas dahil bukod sa edad ay marami na itong karanasan pagdating sa pakikipaglaban. Hinanap ito sa Cebu City Waterfront Hotel, paglabanan ni Pag-uda at Pag-ara ang bakanteng IBF Intercontinental Super Bantamweight Division. Unang round ay tila gusto ng lumunin ang buo ni Prince Albert Pag-ara itong Mexicanong ito, nagpatuwala agad si Prince Albert Pag-ara ng 100% ng kanyang lakas, dahilan sa pagka-knockout na maaga itong Mexicano, hinagupit ng signal number 10 ni Prince Albert Pag-ara ang Mexicano hanggang sa itinigil na ng ref Ere, dahil naka 3x knockout na siya. Nanag si Prince Albert Pag-ara kontra Hugo Pertida. Tapalis naghamon na Oya Inoue Kumasat na Oya Inoue versus Marlon Tapalay title fight Cas Adona. New IBF and WBA champ. I want to fight na Oya Inoue because I want to prove myself that I'm a champion. Kinumpirma na nga dito ni na Oya Inoue ang pagtanggap niya sa hamon ni Marlon Tapalis na pag-isahin ang lahat ng super bantamweight titles na meron sila matapos ng patumbahin at talunin si Stephen Fulton. Naginanap sa Ariake Arena sa Tokyo noong July 25, 2023. Here comes Inoue! Destructive, decisive power does it again! The monster! A four-division world champ! Huli ngang hinamon ni John Riel Casimero ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue, at naging maingay na naman ang pangalan ni John Riel Casimero sa bansang Japan. Pero bago daw harapin ni Naoya Inoue si John Riel Casimero ay uunahin niya muna kalabanan ang isang Pinoy na si Tapalis. Si Naoya Inoue ay walang talo sa 22 niyang mga laban, pinalaki ng 19 na knockout. Si Marlon Tapalis ay nagmamay-ari ng International Boxing Federation o IBF at World Boxing Association WBA Super Belts, ay pumunta at nagpakita sa ring at umakyat ito para hominin ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ang Filipino boxing star na si Marlon Tapalis ay may record na 37 wins, 19 na knockout at 3 talo, ay sadyang malakas din ang kaya din niya mag-knockout ng kalaban, kaya ang laban ng Marlon Tapalis laban na Oya ay isa na namang kabang-abang at kapanabik-sabik na laban. Tiyak lahat ng boxing fans ay hindi na makapaghintay na mapanood ang sagupaan ng dalawang malalakas sa boxing ring. Sa palagay niyo guys, kakayanin kaya ni Marlon Tapalis ang halimaw ng Japan at walang talo na si Naoya Inoue?
watching. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe for more updates. And once again, this is Wins World TV, saying peace, love, and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright, God bless us. Hindi ko na maabot yung pag-arap ko! The code! The code!